Ano ba ang camera na ginagamit ko sa paggawa ng video? Madalas ito yung tanong sa akin eh. Ang ginagamit ko na camera ay Canon 70D. Medyo luma na siya, pero ayos pa naman. Gumagana pa. Gusto ko nang palitan yan eh, kaso not now. Hindi muna ngayon. Matagal ko na siyang ginagamit. Since September 2016, nasa akin na to. Yung dating ginagamit ko lang dyan, yung masyadong makiipot yun, lens niya na kit lens niya 18 to 1 135mm na lens. Yan yung talagang kasama doon sa package. Hindi siya pwedeng pang vlog eh kasi masyadong malapit sa mukha. Eh ang sagwa naman yung parang masyadong tutok na tutok palagi sa mukha ko kahit ilayo ko siya. Eh talagang tutok pa rin sa mukha. Kaya kinailangan kong bumili ng lens na to na 10 to 18 mm nga. Yan. So, mas bumagay na siya. So, eto na lagi kong setup. Bali, crap yung sensor nito. Kaya yung 10 mm, hindi ko yan talaga masyado nakukuha. Kumbaga yung wideness nito, eh, na-crap na yan. Bali, yung 10 mm magiging ano yan, around 15-16 mm na lang. So, bali, itong nakikita nyo ngayon, yan. 16 mm na lang yan. Kasi nga yung sensor nitong 70D na to, eh, crap siya. Hindi siya full frame. Yon. Medyo malalim-lalim na topic yon. Kaya, iwanan lang natin yun sa mga experts. Sila na bahala magpaliwanag sa inyo. Tapos may ilaw din pala ako. Ilaw. Ayan. Chooks. Hindi, ayoko nakatakin. Nagalaw tuloy. Yung dito sa may kabila naman, yung liwanag sa labas. So, baligay yung setup ko. Hey guys, may suggestion pala ako sa inyo, no? Para sa throat nyo, o meron something na parang barado or something dyan na makate or ano, something irritable sa throat nyo, maganda yung lemon na warm, tapos mag-gargle din kayo ng malagang matubig na may asin. Malaking bagay yun, nakakatulong. Hindi naman makate lalamunan ko, no? Pero maganda rin yung inumin sa umaga bago magpagkagising, ganyan, inom kayo yan. So, nakakatulong yan. Kung walang lemon, kalamansi, mga ganun. Siguro, hindi ko alam. Basta ang naririnig ko lang palagi, nababasa ko. At subok ko na, lagi kong ginagamit yan. Lemon. Hindi ko alam kung effective yung kalamansi. Pero parang pareho lang naman yun. Sa mga B-rolls naman, ang B-roll, siya yung parang ano, i-intro kumbaga. Siya yung una mong ipapakit. Paano mapaliwanag yung B-roll? Search tayo B-roll ha. B-roll, meaning B-roll. Yung saktong ibig sabihin ng B-roll ha. B-roll. Supplemental or alternative footage intercut with the main shot. Kumbaga siya yung, bago yung main shot, B-roll muna. Kumbaga yung main shot, yung A-roll, tapos B-roll yung... So, ang ginagamit ko doon sa paggawa ng B-roll naman, eh yung Canon 70 Mark II. Kasi meron yung slow-mo na 60 frames per second. So yun ang ginagamit ko. Kahit papaano eh para cinematic naman pag kailangan ko ng slow mo eh pwede na. Ayos na. Meron na ngayong 120p pero leave it to the expert again. Meron din akong Canon G7X Mark 1, yung medyo maliit na camera. Pag kailangan kong lumabas tapos minsan tinatamad akong bitbitin tong napakabigat na camera na to. Yun ang dinadala ko. Tapos meron din akong Canon EOS M, mirrorless siya na luma-luma na. Luma-luma. Ibig sabihin, luma na mirrorless. Siya yung unang-unang mirrorless na ang Canon na linabas nila way back. Yun. So yun yung mga gamit ko. Tapos meron din akong GoPro pag kailangan ko ng mga water shot, mga ganun. Kung maghahanap kayo itong Canon 70D ngayon, medyo mura na siya. Kaso mahirapan na kayong makahanap ng bago niyan online kasi phase out na yan. So makakahanap lang kayo mga second hand. Tapos syempre ingat kayo. Kung bibili kayo ng camera, ng mga DSLR cameras, tignan nyo yung shutter count kasi may bilang yan eh. Hindi ko lang sigurado yung shutter count nito kung 500,000 ah. Teka lang, search natin kung yung saktong shutter count na ano, shutter count. Shutter count for Canon. Kung ano yung pinaka-life niya, yung maximum.
lifespan niya is 100,000, 500,000 sobra pala yun. 100,000 lang. So pag nakakita, pag bibili kayo, lagi yung titignan yung ng second hand, lagi yung titignan yung shutter count. Kasi pag lumagpas na ng 100,000, ano na yun, wala na yun. Baka hindi nyo na magamit kasi yun na yung lifespan niya. Yun ang sabi ng Canon. Kumbaga, hanggang dun ang maximum na lifespan niya. So, i-check nyo yung palagi. Lifespan at yung shutter count, ibig sabihin yung bilang ng pag-ano nyo, picture, ada shot niya, yun yung shutter count. So, kung hobby nyo lang na kumuha ng picture sa family lang, palagay ko mahihirapan kayo maubos yung 100,000 na lifespan na yun. Pero kung professional kayo, ginagamit nyo yun, madali nyo mauubos yung ano na yun. Kung halos araw-araw kayong kumukuha ng picture, mauubos yung 100,000 agad. Yun lang, sana may natutunan kayo dito, no? At nasagot ko yung tanong na kung ano yung camera na ginagamit ko at mga camera na ginagamit ko. So, share nyo rin dyan guys kung ano yung mga camera na ginagamit nyo, i-comment nyo sa akin. At kung meron na pa yung suggestion dito sa channel, comment nyo dyan and subscribe kayo kung hindi pa. At I will see you sa sunod na video. Bye-bye. Eto kasi, etong tanong na to, B-roll. Ano ba sabi ko, B-roll? Ano bang gear ang ginagamit ko? No. So, ang ginagamit ko doon sa pag... So, yun ang ginagamit ko. So, yun. Yun ang mga ginagamit ko. Tapos, yun. So, yun yung mga gamit. Yun yung mga ginagamit ko. Pag gagamitin ko yung lahat, talaga namang matindihang editan yan. Kaya minsan hindi ko na lang ginagamit. Isang camera lang yung... Ang dami kong sinabing gamit, no? Gamit. Pag hindi ko ginagamit, ito yung ginagamit. Anyway, yun. Yun yung ginagamit ko, guys, na camera.